each and everyone. Welcome back again sa ating channel. And on today's video, this is your girlfriend here, Chubby Maedita. And welcome back again sa ating channel. So on today's video, meron akong i-share sa inyo na ginawa ko kahapon. So this vlogmas is day 3. Pero yung ginawa ko is ginawa ko yesterday. Hindi ko lang siya i-insert sa aking video yesterday kasi meron na akong mas importanteng ginawa yesterday na alam ko naman na makukuhanan nyo ng tips. So, kung nakita nyo na sa ating thumbnail, malamang alam na alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. And sana magustuhan ninyo ito dahil alam na alam ko na magugustuhan ninyo ito dahil pwede nyo itong gawin sa ating Noche Buena. Diba? O, kung mababa lang yung budget natin pang Noche Buena, pwede mo itong gawin sa ating Noche Buena. Kaya, na-inspired talaga ako na i-share sa inyo ang recipe na ito. Kasi, sobrang easy lang siya. Maliit lang yung ingredients. And, masarap! Masarap talaga siya. Promise. Ayan, masarap siya sa tutong. Masarap siya sa bahaw. Mapaparami na naman yung ating rice. But anyway guys, bago ko umpisahan ito, nagpapasalamat ako sa lahat na nag-comment sa aking video yesterday na nagustuhan nila at may natutunan sila lalo na sa ibang bansa ka. Sobrang hirap magpakudkod, 'di ba? So talagang matay na yung aking headphones. Meron, i-review ko yan, pero sobrang dami kong list, nakalista na gagawin sa ating vlogmas. Kaya, ayun, so sobrang natuwa talaga ako sa ginawa ko kahapon. Kaya talaga nag-enjoy ako. And now, i-share ko na sa inyo yung ating ginawa today. Ginawa ko kahapon ulam na i-share ko sa inyo today. Vlogmas pa rin. Kaya ko to! Ayan, diba? So, panoorin nyo na. Ito na. Huwag na natin patatagalin. Ito na. So, these are all our ingredients. Meron tayong ditong manok. Nilinis ko na yan. And, tinanggalan ko ng balat para healthy pa rin siya kahit na buong chicken siya. Meron tayo ditong chicken cubes. Meron tayong paminta. And, meron tayong seasoning. Ayan. Meron tayong seasoning granules. And I love that. I really love this brand. So, meron tayong seasoning. And meron din tayong sibuyas. Meron tayong bawang. Meron tayong gata. Ang pinaka main natin is yung ating gata. Meron din tayo ditong pang-extender yung ating patatas tsaka carrots. I also put a sliced ginger for this. So, yan lang yung ating mga ingredients. Very basic. So, sa isang kawali, maglalagay lang tayo ng oil. You can use any oil that you want. Dito, ang ginamit ko is olive oil kasi yan lang ang meron kami. And yan yung ginagamit namin these days. Ilagay natin yung manok na walang kahalong asin, paminta, or anything. Only ang manok lang. Ang purpose ng paggawa ko nito is para maging golden brown ang baliktaran ng manok and mawala yung pink skin ng manok. And aside from that, maging mawala din yung langsa and mawala din yung blood ng manok before natin hahaluan ng gata later. So, kung makikita nyo dito, tatakpan natin yung kawali para maging firm yung manok. Kumbaga, pagluto natin mamaya ang manok, hindi durog. So, at this point, bubuksan na natin yung ating takip at kung makikita ninyo, yung kabilang side ng manok is brown na. Meron na siyang parang crispiness na naano dahil yan yung dun sa natuyong juice ng manok na naprito natin. And now, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung manok sa kawali. Ililipat natin siya sa isang bowl o isang lagayan. Tatanggalin muna natin siya dahil later on, again, luluto natin dyan yung ating, magigisa na tayo ng ating bawang, sibuyas, etc.
So, same pa rin yung kawali na gagamitin natin. Hindi natin siya hugasan or anything. Dadagdagan lang natin siya ng oil. Tapos, igigisa na natin yung ating sibuyas at bawang. So, kung makikita ninyo dito, yung ating bawang ay hindi ko dinurog dahil ayoko ng durog na bawang. And gusto ko maraming bawang. So, depende sa inyo kung ilang bawang ang gusto nyo. Kasi sa akin, ang hilig ko sa bawang. So, isang buong bawang yan. And ang gusto ko ginagawa ko sa bawang is buo siya. I really don't like the durog na bawang. I really don't like that. And now we are going to put now our sibuyas, our onion. Igigisa lang natin siya, sila, until yung onion ay magiging translucent or transparent or whatever you call it. Basta luto yung sibuyas. Ganon! Ayan, kung makikita ninyo dito guys, na ini-scrape ko yung ating ilalim ng ating kawali dahil kinukuha ko yung natuyong katas ng ating manok. Dahil una sa lahat, ayoko maging sunog siya dyan sa ilalim. Pangalawa, dagdag lasa din yan siya sa ating recipe for today. Kaya napakaganda talaga na ang paglulutuan mo ay non-stick na pan. Or kung wala man kayo, be careful lang din talaga na hindi siya masunog sa ilalim. Dahil pag nasunog siya, papangit yung lasa ng ating ginataang manok. Ganon! Pagkatapos nating maluto yung ating sibuyas, ibabalik natin yung ating manok na pinirito kanina, no? And ngayon, hahaluin lang natin siya para yung lasa ng sibuyas at bawang hahalo dun sa ating manok. At dito, dahil nakaset na yung ating manok at yung ating sibuyas bawang, ilalagay na natin yung ating mga seasonings. Like, naglagay tayo ng paminta, naglagay ako ng chicken cubes, at maglalagay din tayo later ng seasoning. Like, the granule seasoning. Like, yan yung favorite ko na yan. Yan yung nilalagay natin. Wala akong nilagay na asin, only paminta lang. Dahil medyo maalat yung ating chicken cubes and maalat din yung ating granules na seasoning. At dito, ilalagay na natin yung ating pangalawang piga na gata. Oh guys, remember ha, hindi to siya unang gata, hindi siya kakang gata. Ito ay pangalawang piga na gata. So, remember. So, after 2 minutes natin siyang mapakuluan yung ating pangalawang pigang gata, ito na yung itsura niya. Kung mapapansin niyo, medyo translucent siya or transparent siya kung makikita ninyo dyan. Yung kung makikita ninyo yung kanyang sabaw or yung kanyang pinakuluan, tingnan niyo, hindi na siya white, milky white na kagaya kanina. And at this point, ilalagay na natin yung ating kakang gata o yung pinakaunang pigang gata. Ito na yung tunay na gata. Yes, ilalagay na natin siya. By the way guys, kanina hindi ko napakita sa inyo yung hiwa ng ating luya. Ganito yung hiwa ng ating luya. Parang rectangle siya kasi para hindi ko siya dinurog ng pagkakahiwa para makikita natin at kung ayaw nyo ng luya, pwede nyo siyang tanggalin. Pero ako kasi kinakain ko yung luya na yan. Ang sarap-sarap. Hahayaan lang natin kumulo yung ating manok together with the gata. Patutuyuin lang natin siya ng konti. Ayan, para lutong-luto yung gata. Mas masarap kasi yung medyo oily-oily na yung gata pag inahaon mo. So, yan na yung itsura niya.
So after 5 minutes ng pagpapakulo natin ng gata, ito na yung itsura ng gata. Medyo, kung makikita ninyo, parang crumple ba tawag dyan? Yung parang, yung gata ay parang namumuumuo na. So at this point, ilalagay na natin yung ating patatas at carrots. Oh my God. Ako, pag nagluluto ako ng patatas at carrots, hindi ko siya talaga nilulutong-lutong-luto. Half-cook lang. Yung parang malambot sa ibabaw, pero pagdating sa ilalim, crunchy. Ganun ako magluto ng carrots at patatas dahil ayaw ko ng latang carrots at patatas. Parang hindi ko carry yun. So, yun, ganun ko siya niluluto. So, pakukuluan lang natin to, tatakpan natin siya, and pakukuluan natin ng mga 2 to 3 minutes lang, or 2 minutes maximum para sa akin. Pero kung gusto niyo ng lata, edi gawin yung 5 minutes, bahala kayo, basta ako gusto ko ng crunchy na gulay. So after 2 minutes or 3 minutes na pagpapakulo ko sa ating gulay, ito na yung itsura ng ating manok. Oh, diba? Ang sarap nito sa bahaw or tutong. And yan talaga yung ginawa ko. Ayun guys, so sana nagustuhan nyo yung ating recipe for today, and sana magamit nyo siya at maluto nyo siya sa inyong Christmas Eve. Pwede na siyang pang Noche Buena, and napakasarap niya at napakalinamnam niya. So pwedeng-pwede siya talagang pang Noche Buena. And aside from that, it's very affordable, very easy to make, and mabibili lang natin sa ating mga groceries yung ating ingredients sa chicken na ito. So sana nagustuhan nyo. Pwede nyo rin dagdagan ng mga twist na mga like pineapple, or you can add whatever you like. What you can add vegetables, whatever you like. The same pa rin yung lasa niya. But make sure lang din na nasa timpla nyo yung gusto nyo. Pero I hope may nakatulong ako sa araw na ito, sa ating Vlogmas Day 3. And sana nagustuhan nyo. And see you again tomorrow. Be healthy. Stay safe. And mahal na mahal ko kayo. Bye. Peace. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.